nandyan si Lola. Nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig. Huwag nang mag-alala. Lola Beki, ang aking bestie. Lola Beki, maaasahan siya. Lola Beki. Hello mga anak, mga apo. Dito naman si Lola Beki. Nagbabalik para makipagkwentuhan lang sandali. Anyway, yung aking pagkain ngayon ay leftovers. Yan ang leftovers ko. Ano yan? Smoked salmon at saka yung cheesy crab omelette na. Tapos nagbukas ako ng ano, ng beets, canned beets. Gustong-gusto ko ang beets. Ito yung kanin ko. Dito ako kumakain. So anyway. Chika lang ako. Ang dali lang to. Mga 10 minutes. Whatever. Kakagutom. Ang sarap nitong aking ano, salmon. Tabi natin. Para hindi matakpan yung aking camera. Anyway, magugas akong kamay. Kasi masarap magkamay. So, chika lang. Kahit na hindi nyo makita yung mukha ko kasi para hindi nyo makita sumubo. Anyway, mag-chika lang ako tungkol dito sa kaibigan ko. Naghahanap ng boyfriend yung anak niya. Yung anak niya, parang 30 years old pa lang. Pero, hindi makahanap ng boyfriend. Kahit minsan, hindi parang nag-boyfriend. Ganun niya ako. Kasi mga anak ko nga, mas may edad. Sabi, bakit yung mga anak mo, hindi pa nag-asawa? Sabi ko, yung mga anak ko, hindi nagmamadali. Kumbaga, darating yun. Kung talagang ibibigay ng Diyos sa kanila yung tamang lalaki, nasa kanila. Sa ngayon, masaya sila. Hindi sila naghahabol na mag-asawa ka agad. No. Ang importante, masaya. Kasi, yung pag-asawa, hindi yan biro. Hindi yan yung pag nag-asawa ka, okay ka na. Hindi. Kailangan yung pag-asawa, pinaghandaan. Hindi pwede yung maghanap ka, tapos madidismaya ka, wala kang makita. Tapos yung lagi daw malungkot yung anak niya. Sabi ko, wala bang ginagawa yung anak mo? Na iba? Kasi mga anak ko, meron silang pinagkakalibangan. Ang katuloy niya, may aso kami, si Moana. Nag-enjoy sila. Nung hindi pandemic, nag-travel sila. Tapos may trabaho. They make themselves busy. Kasi ang ano nila, ang sa kanila, ang katwira ng mga anak ko, kung merong ibibigay na lalaki sa kanila ng Diyos, darating yon. Hindi ka kailang maghanap. Darating yon. Titibok ang iyong puso. Ang katwira din kasi nila, ayaw nila mag-asawa kung mas magiging problema yung, ibig sabihin, magiging mahirap ang buhay nila katulad pag nagkaanak, makawalang maayos na trabaho, yung mga ganun, walang permanenteng trabaho, tapos mawawalan ng trabaho, malay off or something, you know, sa kanila, nag-iipon din sila, kasi sabi ko nga sa kanila, kailangan mag-ipon kayo para sa, yan ang katandaan na rin ninyo kung sakali kahit hindi kayo makapag-asawa. Eh, kung meron kayo mapapangasawa kung talagang mayaman, ibig sabihin, komportable buhay nyo kahit simple lang basta merong
magandang trabaho, kayang bumili ng bahay, you know, those kind of things. Hindi kailangan marangya, you know. Mahirap yung masyado nag-ambisyon ng marangya. Ngayon, pagka yung ambisyon mo, marangya, mas mahirap na magmagalat. Mahirap hanapin yun. May makakaptag po kayo yung talagang para sa'yo. Pero hindi ka nagmamadali. Saka, while waiting, make yourself busy. Hindi yung yung nalulungkot ka kasi wala kang boyfriend. Pwede ba yun? Hindi lahat ng oras ang sagot ay lalaki o babae. Masama yung inisip mo na magkaroon lang ako ng boyfriend, masaya na ako. No way. Maraming bagay na pwedeng magpasaya kahit walang boyfriend. Dito sa Amerika, yung iba ayaw nang mag-anak. Eh, mahirap ang buhay pag may anak eh. Maraming responsibilidad. Kaya ang ginagawa nila, nag-alaga sila ng aso, ng pusa, you know, para malibang sila. So, magkaroon sila ng ambisyon na magkaroon ng asawa o ng boyfriend o ng anak. Pero kung di talaga pinalad, mag-isip ka ng ibang way, hindi yun ang ikalulugmok ng buhay mo. Kasi hindi biro ang mag-asawa ka tapos pare-pareho kayong walang kakainin. Boss, mag-anak pa kayo. Mga anak nyo, paano na? Wala kang pera. You know? Alam mo, may plano yan. Hindi kayo basta-basta mag-asawa na hindi kayo nagplano. Paano ngayong Pasko? Saan na yung Pasko? Mahirap ang buhay ngayon dahil sa pandemic na to. Kaya kailangan mo talaga maging simple lang. Yung mga bata, kailangan maprograma nyo na sila na wala mo na tayong Paskong masaya. Yung wala mo na tayong Pasko na may regalo, yung ganyan. Basta masaya tayo. Saka explain ninyo yung nangyayari sa mundo, tapos, you know, yung mahirap ang pera. Kailangan mag-budget muna. Paliwanag nyo yan para maintindihan mga anak nyo. Importante masaya kahit simple ang buhay. Ako simple, hindi mo. Puro trabaho. Yung ginagawa ko para mag-enjoy ako sa ginagawa ko. Nagbayad ng utang. Pero, pagka nakahanap na ako matinong reliever, pwede na ako mag-off na hindi ako maapektuhan masyado. Dahil sinasamantala ko kasi nga ayaw ni Lola ng iba. Kaya, mag-ipon, magbayad ng utang, o yung gastos ng gastos, you know. Mag-share akong blessings, nag-share ako, pero hindi ko kaya malaki. Basta kaya ko lang yung kaya ko. Hindi ako pwedeng digdahan kung magkano pwede kong i-share. Ako nakakaalam ng budget ko eh, di ba? Kailangan ibigayin mag-share ng blessing. Eh, kaya mo, share mo. Importante masaya. Masaya ang buhay. Hindi dahil sa pera. Kahit wala kang pera, napagkakasya mo kung ano yung kita mo, wala kang bills. Yung mga bills, may mga deadline yan, di ba? May mga due date yan. Bago yung due date na yun, alam na ninyo yan eh. Nahandaan na yan. Tulad ko, ang due dates ko, halos pinantay ko na kasi pwede mong tawagan yung mga credit companies eh. Para pare-pareho ng dates. Pwede yun. Yun ang ginagawa ko. So, yung sweldo ko kung mara, isang linggo bago yung due date, yun para sa bills ko yun. Ganyan niya ako yun. Advance pa akong babayad. Diba? Hindi akong salit ng ulo eh. Problema, naghahanap ka. Ikaw rin gumagawa kung tutusin. Kaya pinaplano yan. Pinaplano. Anyway, ganyan talaga. Kailangan maayos tayo magplano. Kasi pwede rin bara-bara sa buhay. Yung relax, safe, tsaka simple na
may priorities na dapat bayaran yun muna. Anyway, mga anak, mga po, thank you so much sa panunod din yung mga videos ko. Mayroon akong parak. Kaya, hindi ako pwede. Ngayon, nandun sila sa kwarto nanonood ng TV. Alam nila kung makain ako. Kaya, hindi na ako didisturbuhin. So, basta ganun na lang. Planuhin natin ang buhay natin ng maayos. Simple, muna, kung talagang maapaw na yung pera ninyo, di sige, maggarbo kayo. But, kailangan masaya. Huwag kayong malulungkot. Magpasalamat kayo palagi sa Panginoon. Kahit na maliit o malaki ang blessing, kailangan magpasalamat tayo. Maging grateful tayo, masaya tayo, at magpasalamat palagi. Kasi hindi kayo tinablan ng virus. So, ganun na lang mga apo, mga anak. Thank you so much sa inyo. Tsaka isa pa, may problema ko dito sa camera ko. Ewan ko yung SD card ko, hindi tinatanggap eh. Anyway, kaya limited yung aking videos. Hindi akong kapag-video ng mahaba. Anyway, God bless us all. Be kind to one another. Be a blessing to one another. Take care. Bye. Pabol. Yung dessert ko. Ayan, may cherries. Nilagyan ko ng cherries. Dagdag ko lang sa dagulo. Mais kunyelo to. Kaya ibang style ko. Coconut milk, condensed milk, tapos yung corn cream style. Tapos pinapakuluan ko to. Tapos nalagay ko sa freezer. Pagka ano, hindi naman tumitigas eh. Tama lang, frozen na malambot. Kaya yun. Harap, nulo. Bye lang. Paingit. Nandyan si Lola. Nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig. Huwag nang mag-alala. Lola Beki, ang aking besti. Lola Beki, makakasahan siya. Lola Beki, Boka na at Chika lang. Lola Beki.